Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita? WB muli at yun. Tayo muli dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Malacanang Watch. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, kakapasok lang na ko gigil siguro sa atin ngayon mga Chinese. Kumain sila ng alikabok. At yung play na natin, wala naman ito. O, nagpanghabol na naman po pala mga kababayan yung ating Philippine Coast Guard resupply mission with the Chinese Coast Guard sa Ayong Isyul kahapon. Hindi po umobra yung mga Chinese. Nakalusot muli yung ating bangka na ginamit. Ito po mga kababayan, may sapalos yung ating mga ano, yung ating mga sundalo, parang yung mga players ng Gilas Pilipinas, talo yung China. Di ba? Talaga ayaw tayong tantanan. Ayaw talaga tayong tantanan ng mga Chinese. Pero huwag tayong pasisindak sa kanila. Tuloy-tuloy lang yung ating operations mga kababayan. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, harap-harapan na sinupalpal yung Chinese Premier po doon sa ASEAN-China ano, Summit. Diba? Ayan po mga kababayan, ito yung ating resupply mission na may karga ng mga pagkain. Ito yung Chinese Coast Guard. Ito, mga kababayan na nakikita ninyo dito, ito yung Coast Guard natin. Kumukuha ng video. Ito pa yung Coast Guard natin. So napakalapit po. Parang basketball mga kababayan. Kita ninyo, parang yung Gilas Pilipinas at Chinese players po na humaharang para hindi makapag-dunk. Ayan ang lit-lit ng ating resupply mission. Yung dati na ginagamit natin. So yun, mga kababayan, yung naging sitwasyon sa Ayong Isyul. Tingnan ninyo, ito yung Coast Guard natin. Nasa harapan mismo, napakalapit po, mga kababayan. Ito yung kinukondem ng ating Pangulong Bongbong Marcos doon sa ASEAN Summit na dangerous maneuvers. Paulit-ulit po na ginagawa ng mga Chinese. Ito na mga kababayan, yung picture na lumusot ng tuluyan. Ito yung Chinese Coast Guard. Ito yung Philippine Coast Guard natin. Ito yung Philippine boat mga kababayan na maliit na lumusot. Matindi mag-maniobra yung ating mga Coast Guard members. So, again, matagumpay yung resupply mission na naihatid mga kababayan ng matiwasay. Kahit may mga harassment, kahit paulit-ulit na binablock, hinaharas mga kababayan yung ating mga tropa, pero hindi po nagpasindak yung ating mga magigiting na Philippine Coast Guard. So, sabi dito sa balita mga kababayan ng Manila Standard, the Philippines successfully resupplied its marine contingent on the BRP Sierra Madre on Ayong Isyul in the West Philippine Sea kahapon po, but condemned illegal actions by the Chinese vessels that interfered with the operation. So sabi dito, the National Task Force for the West Philippine Sea, which includes key Philippine government agencies, has said it strongly deplores and condemns the continued illegal aggressive and destabilizing conduct of the Chinese Coast Guard and militia vessels in the waters. So the resupply mission came a day after President Ferdinand Marcos Jr. told the 18 nation East Asia Summit in Indonesia to oppose the use of Coast Guard and maritime militia vessels in the South China Sea. Talaga pong nananadya yung China. Tapos magre-reklamo mga kababayan yung Chinese official na nagkakampi-kampian niya yung mga bansa dito sa ASEAN. Siyempre magkakampi-kampi kami kasi kinamkam na ninyo doon sa mapa ninyo eh. Kinamkam na ninyo yung buong South China Sea. Pati yung iba pang bansa na outside of the South China Sea region, yung India, pati yung Nepal nga, nagreklamo na rin po. Kasi kasama yung kanilang territory doon sa bagong mapa na pinagawa ng China kasama sa kinamka. Matindi mga kababayan. So sabi dito, Marcos told the gathering which was attended by China
that Manila was concerned about the installation of military facilities on reclaimed features such as outcrops and reefs, as well as violation of international law. Makikita ninyo dito kung sino ang totoong leader na sa Kalam. Di ba? Yung strong leader. Hindi, never itong nagawa, mga kababayan, ni Maudik sa kanyang panahon. Ito arap-arapan po na sinupla ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Karap mismo yung ano, Chinese official, yung pinagdala ni Xi Jinping, si Chinese Premier Li Qiang. Sarap mismo ni Li Qiang, mga kababayan, pinagsabihan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Mabigat, mabangis, mga kababayan. Very sharp yung dineliver na mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa harap mismo ni Li Qiang, na never nagawa, mga kababayan, ng sinasabing strong leader na si Mao Ding. Di ba? Kaya marami po yung humanga sa paninindigan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ng ating Pangulo, doon sa summit, the unprofessional act and dangerous maneuvers conducted by China's Coast Guard and its maritime militia will never prevail over our conduct of legal and legitimate operations that support rules-based international order. Hindi niya kami titigil. Hindi niya kami patitinag. Tuloy-tuloy lang yung aming gagawin na operations dyan. So sabi niya, I emphasize the importance of a rules-based international order, especially in the disputes in the South China Sea, in as much as they affect not only our nation but the entire region. The president also said that he had urged other parties to practice self-restraint and refrain from doing unilateral and assertive activities that could increase tensions and could lead to misunderstandings and miscalculations anya dito sa South China Sea. He said he was also able to meet Japanese Prime Minister Fumio Kishido and U.S. Vice President Kamala Harris to discuss how to strengthen cooperation in key areas of mutual interest. Ngayon, on the sidelines of the ASEAN Summit, the Philippines, the U.S., and Japan forged a commitment to ensure the status quo in the Indo-Pacific region. So sinilyuhan na po yung kasundo, nagkasundo na po yung tatlo na mga bansa, Pilipinas, Japan, and America, na i-maintain yung status quo dito sa ating Indo-Pacific region. So sabi rito, the Foreign Ministry of Japan said Marcos, Harris, and Kishida agreed to jointly tackle unilateral attempts to change the status quo by force. So the meeting paved the way for the three leaders to review means to enhance trilateral maritime cooperation, including humanitarian assistance and disaster relief efforts. Sabi din, mga kababayan, ng press release ng White House. At yan nga yung mga patungkol ng mga pahayag at balita dyan, na kung saan ito nga yung hinahayag ni Dante Maravillas, na kung saan talagang ito nga China pilit talagang hinaharang syempre yung ating barko, yung ating mga manlalayag dyan sa karagatan, na kung saan nga mga kabalita natin hindi pa rin nagtagumpay at talagang tila nga ba'y kumain lamang ito ng alikabok ating mga kasundaluhan na talagang magdadala ng supply dyan sa isinadsad nating barko dyan sa Yungin Sol nga, na kung saan talagang nakalusot at talagang matagumpay muli na nakapaghatid ang ating mga manlalayag o ating mga kasundaluhan dyan sa kanilang misyon na matiran o mabigyan nga ng supply ang ating mga kasundaluhan dyan sa BRP Sierra Madre na isinadsad dyan sa Ayungin Sol nga, mga kabalita natin. At dyan yung resupply mission naging matagumpay nga at wala ngang nagawa itong China. At talagang dito nga makikita natin na patuloy sinusubok at patuloy pinaglalaban ng ating mga kasundaluhan at syempre ng ating PCG ang ating talagang teritoryo at talagang yung ating claim dyan at talagang hindi nagpapatinag at talagang hindi nagpapadarag na ngayon sa China. At talagang dito nga patuloy nila nga inaabot o patuloy nila talagang ito'y sinusulong. Siyempre yung karapatan natin dyan sa West Philippine Sea o dyan sa South China Sea nga. Na patuloy naman yung pangharas at siyempre yung panggigipit ng China dyan. Subalit nga ang ating mga kasundaluhan pinapakita talaga yung tapang at talagang yung buwis buhay nilang ginagawa. Siyempre para maipakita lamang na hindi tayo natatakot sa China.
makakabalita natin. Na yan din yung nagiging pananaad ng ating Pangulong Marcos na kung kailan eh, na kung saan eh, kailan lamang eh, talagang eh, nagsaad siya ng patungkol nga ng paninindigan natin sa teritoryo na yan na talagang yung mga ginagawang hakbang ng China na laban sa mga katulad natin bansa eh talagang inihayag niya dyan sa naging ASEAN Summit nga na kung saan yung talagang pagiging Pangulo eh pinakita ng ating Pangulong Marcos nga na kung saan eh, walang takot siyang naghayag laban dito sa China na kung saan eh, halos lahat ng bansa eh nais niyang maimulat talaga yung talagang eh, dapat sundin ng China sa batas na ginawa nga dyan sa West Philippine Sea o dyan sa South China Sea nga. Yung mga hakbang na talagang eh, tila nga ba eh, mas lalo nga nagpapasiklab ng mga damdamin ng mga Pilipino. Eh, dito nga walang takot na pinuna. At China talagang kinundi na sa kanilang mga ginagawa dyan sa West Philippine Sea o yung ginagawa nila nga panggigipit at pangaharas nga natin dyan sa pinagtatalunang teritoryo. Na talagang dito ngayon ating Pangulong Marcos, yan din yung mandato no, na talagang ipanindigan, na talagang protektahan at hindi pwedeng masakop o maagaw na kahit sinong bansa yung teritoryo nating nasasakupan. At patuloy maninindigan, ika niya nga, na talagang yung ating teritoryo sa atin yan at walang pwedeng isuko o walang pwedeng makuha ng kahit sinong bansa. Hanggang sa kamatayan nga, ilalaban ng Pilipinas ang karapatan dyan sa West Philippine Sea o dyan sa South China Sea laban dito sa mga mananakop na katulad na lamang nitong China na gumawa pa ng mapa na panibago na 10-dash line nga na talagang yan ang isa sa mga kinundi na maraming bansa na ginagawa ng China na isang malaking kalokohan nga dyan sa West Philippine Sea. At pinapakita lamang ng ating Pangulo na talagang handa siya nga manindigan at handa niyang ipaglaban ng ating bansa sa mga manlulupig nga o dyan sa mga talagang nagnanais na makuha yung ating teritoryo. Hindi natatakot ang ating Pangulo na harapin sila. O dito nga pinapakita lamang ng ating Pangulo na handa niya itong bakuran no, para lamang walang makuha at talagang walang maisuko nga teritoryo ng Pilipinas. At kayo na lang bahalang magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun, muli syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo sa Malacanang Watch. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, tumalangin nyo WB hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalita.